guys, welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. Alam nyo ba na napakaraming ritual o pamamaraan para tayo ay yumaman o masenso sa ating pamumuhay at maiwasan natin ang mga kamalasan at kaalatan na naranasan na natin nung nakaraang taon. So guys, itong isi-share ko ay isa sa pinakamabisang ritual para matupad ang inyong mga kahilingan at para makaakit tayo ng maraming swerte. So bago kumpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, i-skip mo na lang ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. So guys, itong ritual na to ay napakabisang ritual na gawin natin ngayong 2020 para tayo ay umasenso ngayong taong ito. So, ang kailangan lang natin dito sa ritual na to ay bigas. So kailangan natin ito dahil alam naman natin ang bigas ay kasaganahan, symbol of wealth. Kaya kailangan natin ito. At kailangan din natin dito ng papel at ballpen. At kailangan din natin dito ng asin. So guys, kailangan natin ito dahil ito ay magtataboy ng kamalasan. At kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So tatlong pirasong dahon ng laurel po ang ating gagamitin. Malaki man yan o maliliit, pwede nyong gamitin guys. Tatlong piraso ang gagamitin natin dito. Nito lang ang una nyong gagawin guys. Itong papel, sulatan nyo ng date kung kailan nyo siya ginawa. So, January 19, 2020. Tapos, yung tunay nyong pangalan. Pagkatapos, isulat nyo dito yung inyong mga kahilingan ng walang sana. So guys, huwag kayong magsusulat ng kahilingan nyo ng meron sana. So, direct to the point agad na bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Yung ganun guys, huwag yung sana, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako sana, bigyan mo ako ng ganyan. Huwag yung lalagyan ng sana. So guys, halimbawa, pagkalooban mo ako ng maraming pera, pagkalooban mo kami na magandang bahay, sasakyan, at pagkalooban mo kami ng magandang kalusugan at ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan at maging ang aking mga manonood ay magtagumpay sa kanilang buhay at makamit nila ang swerteng kanilang hinahangad at iligtas mo sila sa lahat ng sakunang kanilang nararanasan at pagkalooban mo sila ng maraming pera, matupad nila ang kanilang mga kahilingan. Tapos lagdaan nyo sa baba. Kayong bahala guys, kung meron kayong mga kahilingan na hindi ko nabanggit, ay gawin nyo ang ritual na to at para swertehin na kayo. Pagkatapos guys, ay lagyan nyo siya ng konting asin. Bago nyo siya tupiin, lagyan nyo siya ng konting asin. So kahit anong asin, pwede nyo gamitin dito sa ritual natin ito. At pagkatapos, tupiin nyo siya ng papalapit sa inyo kasi kiniklaim natin ang swerte. So, kiniklaim natin ang swerte, kaya tupiin natin ng papalapit sa atin. Ayan. Tupiin lang natin siya ng maliit. Yung maliit lamang na tupi. At pagkatapos, ilagay natin siya dito sa loob ng ating shot glass. So guys, kung wala kayong shot glass, pwede kayo gumamit ng ganitong mga baso. Yung maliliit na baso, pwede nyong gamitin. Basta, ang gagamitin yung baso ay babasagin siya at clear siya. Tapos, ilagay natin itong bigas. Lagyan natin siya ng bigas. Punuin natin siya ng bigas. Ayan guys, punuin nyo lang siya ng bigas. Ayan guys, punuin nyo siya ng bigas at pagkatapos sa tatlong dahon ng laurel tayo dito ay magwi-wish din dahil alam naman natin na ang dahon ng laurel ay napakabisang pampaswerte, magtupad ng swerte, magbigay ng swerte, magbigay ng mga kahilingan natin, napakabisa niyan guys. Pwede kayong gumamit ng malaki o maliit na dahon ng laurel. So, mag-wish kayo dito na pagkalooban mo ako ng maraming pera. So, guys, mag-wish din kayo dito ng walang sana. So, pagkalooban mo ako ng maraming pera, bigyan mo kami ng magagandang bahay, bigyan mo kami ng magandang sasakyan, bigyan mo kami ng mga paupahan, at ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, at ilayo mo kami sa lahat ng sakunang aming mga nararanasan,
at maging ang aking mga manonood ay ilayo nyo din sila sa kapahamakan at pagkalooban mo sila ng maraming maraming pera, pagkalooban mo din sila na matupad nila ang kanilang mga kahilingan, na magkaroon sila ng magagandang kinabukasan. Dahon ng laurel talaga ay napakabisang magtupad ng ating mga kahilingan. Basta kapag tayo ay gaganap ng mga ritual, ay kailangan nakaharap tayo sa silangan at may paniniwala tayo sa ritual na ating ginagawa. At tao sa puso natin ang paghiling dito, ang paggawa ng ritual. So guys, mag-wish kayo dyan ng walang sana at ilagay nyo siya dito sa ating bigas. So ayan guys. At pagkatapos ito ay ilalagay nyo sa likod ng inyong front door. Kung puno na ang inyong front door ng mga pampaswerte, pwede nyo itong ilagay sa center table o kaya naman, pwede nyo itong ilagay sa kusina nyo kasi wala naman itong pera guys. At pwede nyo din itong ilagay sa hagdanan nyo, paakyat ng hagdanan nyo, pwede nyo siyang ilagay doon. At pwede nyo din itong ilagay sa likod ng pintuan ng kwarto nyo. At pwede nyo rin itong ilagay sa sala. Kahit saan nyo siya gusto ilagay, pwede nyo siyang ilagay kahit saan. Para maakit nyo ang swerte at magtagumpay ang inyong pamumuhay at yumaman tayong lahat, yumaman kayo. So guys, ito ay pang matagalan na, pang 1 year na to, pang isang taon na nating pampaswerte ito ngayong 2020. So wala na itong palitan, next year nyo na ulit ito papalitan. So ang paggawa nito tuwing Tuesday o kaya Friday, yun po ang pinakamabisang araw ng paggawa ng ganitong ritual. At ang pinakamabisang oras naman po ng paggawa ay 6:30 hanggang alas 8 ang magandang sikat ng araw. Kailangan po papasikat ang araw kapag ito'y ating gagawin. So, kailangan po nakaharap kayo sa silangan. Kahit hindi na po kayo masinaga ng araw ay okay lang po. Basta ang pagganap po nito ay nakaharap sa silangan at tao sa puso nyo ang paggawa nito. So guys, lagi nyo tandaan na ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga napagdadaanan nating mga kalamidad ngayon. At kung tayo ay gagawa ng mga pampaswerte, kailangan samahan natin ng pagdadasal din at sipag at tiyaga. Kasi wala pong swerte ang ating mga pampaswerte kung hindi rin po tayo magsisipag. Kung magtatambay lang po tayo, ay wala po itong swerte. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!